ang pipiliin mo? Kamuhian ka o kalimutan ka? I believe ang pipiliin ko po ang kamuhian ka. Kamuhian ka. Dahil ang kalimutan ka, hindi na ito yung may babalik. Pero yung kamuhian ka, ito yung masakit na pakiramdam sa isip mo na parang kinalimutan ka na rin ito. Parang hindi ka na lang kinalimutan na rin ito. Ang, pag kinalimutan ka ng isang tao, parang ka na lang kinamuhian ng isang taong nakapaligid sa'yo. And I, thank you. Ano ang pipiliin mo? Ang kamuhian ka o ang kalimutan ka? I believe mas pipiliin ko ang kamuhian ako kaysa sa kalimutan ako. Dahil kung kamuhian ako, meron pang pagkakataon para maging okay kami ang lahat sa amin. Kahit paano naging parte ako ng buhay niya, naging kung nag-contribute siya ng malaki sa kung sino at kung ano ngayon. Ladies and gentlemen, let not hatred be the center in our hearts. We para maging kamuhian ka na ibang tao para maging ma-inspire ka at ma-influence ka to be the best version of yourself. And I thank kapag nakita mo sa mall ang karelasyon mo na may kasamang iba, sino ang aawayin mo? Yung karelasyon mo o yung kasama niya? I believe, ladies and gentlemen, kung makita ko yung karelasyon ko sa mall na may kasamang iba, I will not fight for the person na nang agaw or yung kasama niya, because I know that it's not all about her, it's all about my karelasyon. Dahil kung hindi man siya naghanap ng iba or nagano ng iba na gustuhan niya yung iba, mananatili siya sa puso ko. We should always believe in love, because at the end of the day we will be having our perfect future. And I thank you. Kapag nakita mo sa mall ang karelasyon mo na may kasamang iba, sino ang aawayin mo? Yung karelasyon mo o yung kasama niya? I believe aawayin ko po ang aking karelasyon. Kasi kung mahal ako ng karelasyon, hindi po siya pakipagkasama sa iba. Pero sasabihin at aalamin ko muna kung kaano niya po ang kasama niya. Kung wala naman po at kaibigan lang, bakit po ako magagalit? Una't higit sa lahat, magagalit ako dahil selosa ako. Pero tatanungin ko harap-harapan mismo ang aking karelasyon kung sino siya. At kung mapapatunayan niyo na kaibigan lang, ba't ako magagalit? Kailangan magmahalan tayong lahat. Walang samaan ng loob sa isa't isa. And I thank you! Kung maglalabas ng bagong pera sa Pilipinas, kaninong mukha ang ilalagay mo? I believe na mukha pa rin po ni Dr. Jose Rizal ang aking ilalagay. Dahil naniniwala ako na ang mga kabataan ngayon ay nakakalimutan na nilang maging makabansa. And I believe na kapag ang mukha ni Dr. Jose Rizal ang nasa ating pera pa rin, araw-araw nitong maaalala. Araw-araw nilang maaalala ang sinabi nga nito na ang kabataan ang pag-asa ng bayan. At pag lagi nilang naaalala yon, mahihikayat sila upang maging matagumpay sa buhay. And I... thank you so much. Kung maglalabas ng bagong pera sa Pilipinas, kaninong mukha ang ilalagay mo? Kung maglalabas po ng pera ang Pilipinas, mukha ko ang ilalagay ko. Kasi po ako ay isang modelo para sa lahat na hindi hadlang ang kahirapan maging sino at kung ano ka man. Basta nakakagawa ka ng tama sa iyong kapwa. Remember this, you will not become worthy for who you are and for what you are. You will become worthy for what others have become because of you. At sa pera na yon, makakatulong ako dahil ito ay hindi lamang para sa sarili kong kapakanan, kundi pati sa ibang tao na rin sa lipunan. Maraming and I thank you. Alin ang mas masakit? Yung itinago sa'yo o yung nagsinungaling sa'yo? I believe mas masakit yung itinago sa'yo. Kasi hindi mo napatunayan sa sarili mo kung ano ba yung totoo. Hindi mo na ipagtanggol kung ano yung itinago sa'yo. Mas nanaisin ko, mga kaibigan, malaman ito ng buong buo kesa itago nila ito sa akin. Dahil gusto ko rin ipatunayan na aking sarili na karapat-dapat ko rin ipaglaban kung ano karapatan meron ako. Kaya mas masakit sa akin ay yung itinago. And I, thank you. Alin ang mas masakit? Yung may itinago sa'yo o nagsinungaling sa'yo? I believe, madlang people, ang mas masakit ay ang may itinago sa'yo. Dahil lagi nating tatandaan na huwag tayong magtago ng kahit anuman sa sinuman. Dahil lagi nating tatandaan na pag lumabas ang katotohanan, ito ay makakasakit. Lagi nating tatandaan, lagi lang tayong magsabi ng totoo. Dahil ang pagsasabi ng totoo ay nakakaluwag sa ating dibdib. Sabi nga sa kasabihan,
the truth will set you free. And I thank you. Kaduwagan bang umatras sa labang, alam mo namang hindi mo maipapanalo? I believe bad lang people, hindi po. Because for me, as being homosexual, I accept all the things I cannot change. Correct to change those things I can and wisdom to know the difference. Living one day at a time, enjoy the moment at a time, accept the hardship as the pathway to peace. Taking as it is, but destined forward as is not, I would have it. Trusting that he will make all the things right. If I surrender to his will, I'm reasonably happy that I'm lost or win. And I thank you. Kaduwagan bang umatras sa labang, alam mo namang hindi mo maipapanalo? I believe na hindi kaduwagan ang umatras sa labang, alam mong hindi pa mo ipapanalo. Dahil naniniwala ako, madlang people, na bilang isang bakla, alam namin na may mga bagay na maaari kaming matalo. Ngunit nandito kami lumalaban dahil lagi nating tatandaan sa ating mga sarili na hindi mahalaga kung ilang beses kang nadapa. Ang mahalaga ay kung ilang beses kang bumangon at sumubok. Dahil lagi mong tatandaan, try and try. Because with God, nothing would ever be impossible. And I thank you. Ano ang mas masakit? Yung mali mo lang ang laging napupuna? O yung hindi pinapansin ang ginagawa mong maganda? Okay, I believe, madlang people, mas masakit po yung mali mong laging pinupuna. Dahil dito, hindi nakikita ng mga tao kung anong magandang balak ang meron ka. Madlang people, palagi po nating pakatatandaan na dapat hindi natin punahin kung ano ang mali ng isang tao. Dahil naniniwala ako sa kabila nito, alam kong may aral siyang ibibigay dito. And I thank you. Ano ang mas masakit? Yung mali mo lang ang laging napupuna? O yung hindi pinapansin ang ginagawa mong maganda? I believe na mas masakit ang hindi pinapansin ang mga ginagawa mong maganda. Dahil naniniwala ako na pag may magandang ginawa ang isang tao, dapat i-acknowledge ito. Pag may ginawang maganda ang isang tao, dapat i-comfort mo. Dapat sabihin mo na ang galing mo. Gusto ko yung ginagawa mo. By saying a compliment, yung tao na yun, binuboost mo yung confidence niya. Binuboost mo na para mas galingan pa niya sa susunod. And I thank you.